Nagulantang nga ang mga pageant fans lovers nilang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Sapagkat naging kontrobersyal nga ang mga naging pahayag nitong si Miss Universe 2002 Oksana Fedorova. Ito nga ay ang kanyang naging pahayag sa kanyang social media account tungkol nga sa kanyang paninindigan sa ginagawang pag-atake ng kanyang bansa na Russia laban sa karatig bansa nito na Ukraine. Sa kanyang post nga ay ganito ang kanyang mga sinabi na translated na sa wikang English. "Understand current events, it is our duty to support the decision of the country's leadership. Russia has always acted as it should have. We have no other choice. We have a duty to protect our citizens and end lawlessness. Life has always put Russia in a difficult situation. But it has always emerged the winner. I believe in Russia." Si Oksana ay mula sa pamilya ng mga sundalo. Ang kanyang lolo ay isang war veteran at ang kanyang ama naman ay isang nuclear physicist. Si Oksana ay kilalang beauty queen. Pero isa rin siyang abogado at police officer at nakapagtapos nga sa Sog Police Lyceum bago pa siya ma-discover ng isang modeling agency. Sa ngayon nga ay ang asawa niya na si Andrei Borodin. Ang asawa niya nga ay isang Vice President of Russian Boxing Federation at Staff of the Presidential Administration. Dahil nga sa naging pahayag nitong si Oksana Fedorova sa social media ay hati ang opinyon ng mga Pilipino dito. May pumapanig sa kanya, pero ang sabi nga ng ilang Pinoy na ay cancel na nga daw itong si Oksana. At dito naman ay naungkat naman din ang mga nasabi ni Miss World 2008 mula sa Russia na si Kinya Sukinova. Na parabang kasagutan naman sa naging pahayag ni Oksana Fedorova. Ito nga ang kanyang mga sinabi noon. "How is your moral? I am in a state of pain, fear, grief and uncertainty. I can't believe my eyes that this is happening to my homeland now. For the first time in my life I am ashamed and bitter to be Russian. We don't war. Peace to us all." At ngayon nga ay nag-post siya sa kanyang Instagram account ng isang quotation mula kay Lev Tolstoy. "Ang mga taong kinikilala ang digmaan bilang hindi maiiwasan ngunit kapakipakinabang din at sa makatuwid ay nakakatakot ang mga taong ito, kanais-nais at kakilakilabot. Kakilakilabot sa kanilang moral na kabuktutan. Ano po ang inyong opinyon sa magkasalungat na paniniwala at panindigan ng dalawang reyna na ito? Na nagmula sa iisang bansa na Russia. Mag-comment ka lang below. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-subscribe ka na rin kapatid.